What's up, GoFam? Okay, so, pag-usapan naman natin ngayon yung iba't ibang klaseng abono. Okay, iba't ibang klaseng abono. Hindi ko, wala dito lahat yun na. Okay, pero some of the samples. Kasi nga, majority ng mga farmer, I could guarantee na yung mga gumagamit ng mga abono ay hindi nila alam kung para saan ba yung mga yun. Oh, 'di ba? Tamang marites lang. Okay. So comment ka sa comment section kung nung nag-start ka na gumamit ng abono ay alam mo na bakit 'yon at ano 'yon. Okay? Ano yung nilalagay mo at bakit 'yon ang nilalagay mo? Okay, kasi napaka-importanteng malaman 'yan eh. Bakit? Ah, 'di ba? Ano 'yon? At bakit 'yon ang ilalagay mo at ilan? Gaano kadami yung ganun na ilalagay mo. Okay. So, sobrang overwhelming kasi para sa mga baguhan. Okay. Ang mga inorganic fertilizer. Kasi nga, ang daming numero. Okay. Sample lang natin. Nandyan yung ito. Nandyan yung 1620, triple 14, meron yung 4600, 0060. Ang daming pa yan. Meron pang triple 16. Yung danat na sinasabi nila, iba-iba. Meron pang 20-20-20. Iba-iba, no? Pero, huwag kayong ma-overwhelm. Kasi nga, i-explain ko sa inyo lahat yan. Okay? So, yung mga numero na yan, ay nirepresent niya yung mga macronutrients. Macronutrients. Okay? Ang abono kasi ay nahiwalay sa dalawa. Macro, yan, at saka micronutrient. Okay, yung mga micro, usually hindi ko na pinapansin to eh, pero at least para may idea lang kayo. Ito yung mga boron, iron, chlorine, manganese, copper, zinc, di ba? Minsan pag nakikita nyo sa mga Facebook group, naninilaw lang, zinc yan. Okay, so yan yung mga yan. Okay, pero pag-uusapan natin ngayon is yung macro, which is ito, di ba? So pag-uusapan na natin yung nitrogen, phosphorus, potassium, calcium, okay? Ah, ito, skip na lang muna natin, okay? Pero yun yung mga macro, magnesium, sulfur, and of course, oxygen, carbon, and hydrogen. Okay, so balik tayo dito kasi ito yung importante na tingin ko dapat malaman nyo. Okay, so ito, bawat numero is represented by 3 macronutrients, which is ito, NPK. Okay, so ibig sabihin kung saan siya nakatapat, yung unang numero is automatic yan, N yan, nitrogen. Yung pangalawang numero is phosphorus, pangatlong numero is potassium. Okay, so ganyan lagi yan, kahit saan ka mapunta, saan man lupaalop ng mundo. Yan yan, nitrogen, phosphorus, potassium. Okay, so ito yung content ng 50 kilos, kasi standard naman yan, 50 kilos yung ating sako. Yan yung, ibig sabihin, yung isang sako ng 1620, meron siyang 16% na nitrogen, 20% na phosphorus, at saka 0% na potassium. Oh, ganun yun. Yung complete, ganun din, di ba? Hulaan nyo, yung 50 kilos, ilang percent ng nitrogen? 14%, galing nyo talaga. Ilang percent ng phosphorus? 14%. At saka ilang percentage ng potassium? 14%. Ang lupit niya, ang galing niya. So, ganun, GoFam, yung inorganic fertilizer para at least hindi kayo nalilito. Yan yon. Kaya kahit iba-ibang numero, each number is nirepresent ng macronutrients. Nitrogen, phosphorus, potassium. Yun. So, sana meron kang naintindihan, GoFam. Next time, pag-usapan natin para saan yung mga yan.